Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang. I'm a from Japan, Kabayan. Sagittarius, this reading is for you. October 7 to 12. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na to. This is a general reading, Kabayan Sagittarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito, kaya huwag nyong ipilit na sa inyo ito, okay? Kunin mo lang ang sayo. Tingnan natin. May mga new opportunity or may mga magbubukas na bagong pintuan para sa iyo. Either idea, bagong trabaho, bagong mga activity gagawin or asikasuhin. Yan, may mga ano. Maybe you are dealing with the relationship with this woman o maaring ikaw ito, maaring kapatid mo, ikaw, kasama sa trabaho, yan. And syempre, sabi dito, you will receive a precious gift or makaka-receive ka ng isang diamond na mahalaga, either gift or basta gift, ganyan. Mga alahas, o kaya basta something valuable, no? Ganyan. Kasi di sa diamond eh. O kaya may magbibigay sa'yo ng, ano, ng magugustuhan mo. Kasi di sa flower, no? Good naman siya kasi pink and saka yellow, ano niya. Yung iba sa inyo, may pagkasilosa, ano? Yun yung nakikita ko dito. Iba sa inyo, anak, hindi po pumunta si mami. And sinasabi rin dito na magtiyaga ka lang sa isang bagay at ma-overcome mo daw yung mga problema mo. Kung ano man yun. Sa relationship man yan, sa trabaho man yan, sa kaibigan man yan, ganyan. May mga sitwasyon na dapat mong pagtiyagaan. Tapos si Camille, di ba? Kahit mabigat yung dala niya, pinagtiyagaan niya. Kahit mainit ang sitwasyon, mainit yung dessert, you know? Ay, pagkain ate. Di ba? Kahit mainit yung place niya, nagtiyaga siya. Di ba? Kung pagtiyagaan mo lang daw yun, yung mga hirap at mga, you sacrificing something, ma-overcome mo daw yung mga problema niya. Siyempre, ingat din kasi may mga temptation or may mga ahas or may mga pangaakit na darating sa buhay mo. No, ingat ka lang. Maaring ikaw is maaakit sa mga bagong opportunity na makikita mo. Or maaring tao, di ba? Kung ano man yan. No, maaring ganun. Kung ano man yan, basta ingat ka lang sa mga temptation. Kasi temptation will test you. Halimbawa, susuhulan kita. Mga ganun. Suhulan kita, ganyan. Lipat ka lang, ganito. Yun. Kumbaga, halimbawa, there's a new idea, there's a new path na darating sa buhay mo na may trabaho ka ngayon, di ba? There's a new path na darating na mag-open opportunities or ideas man yan. Pero meron ka naman ginagawa ngayon. It will test you, no? Example lang yun, it will test you. Halimbawa, itong tao na to, ganyan. Uy, may ganito eh. Ano, punta tayo doon, ganyan. It will test you, pero sinasabi dito, kung magtsatsaga ka lang kung nasaan ka ngayon at kung ano yung opportunity na meron ka ngayon, ma-overcome mo yung hirap na yun. Kumbaga, may success na mangyari sa buhay mo. Diba? And syempre, pay attention to your health. No? Mag-ingat ka rin or vice versa. There's a person here kasi may lalaki rin dito. Anak, asawa, kapatid, something ganyan. Or ikaw, no? Ingat ka sa health nyo. No? Sa nakita ko dito. Maaring may mga sitwasyon na mga pagkain or drinks man yan na naaakit ka na hindi naman good sa health mo. Baka kinakain mo, no? Or sa mahal mo sa buhay. Yan. Isa yan sa makapag-test sa iyo. Kasi kung nakita ko dito, this is also the diamond. The diamond is also your, ikaw rin yun. Ibig sabihin, ikaw is mahalaga or you need pahalagahan din yung sarili mo. Kaya nahan dito rin si pay attention. Kumbaga, kailangan mo magtiyaga or kailangan mo magtiis sa isang bagay na para ikabuti ng iyong health. Di ba? Yun. Sample lang yun, ha? Pero may maririsip ko doon. Hindi ko talaga makuha to. Hindi ko talaga makuha yung ano na yun.
Okay, we ha, may mga ano daw, may mga sitwasyon daw na malilito ka, no? No. May mga mali, yun nga, baka yung opportunity niya, o ano man sitwasyon, may mga negativity or may mga unclear situation na hindi mo agad magagawa or mga maaring may mga doubt or may mga pag-aalala din na nakita ko just sa problem kasi, no? Marilito ka siguro. May mga pagkalito, negativity at hindi madidesisyonan ka agad. Siyempre, nahandin to rin yung sinasabi dito, maybe you need to protect or may poprotektahan ka, no, na isang bagay o tao, situation. Nakita ko, babalik din daw yung courage mo. And yun nga, it comes din sa isang finances, kumbaga, nandito yung situation na you need din na huwag kang maakit kasi we have din na ahas din kanina na huwag kang maakit ng basa-basa sa isang situation o pagbili ng bagay. Kasi, kumbaga, nandito yung leadership with kang finances, nandito yung situation na kailangan mong protektahan yung pera mo, yung finances mo, bili mo lang yung mga dapat bilhin, mag-ipon ka ng pera para yun sa sarili mo lang, sa anak mo o sa pamilya mo, no? Sa nakita ko dito, you need to protect because you are the boss din kasi you are the boss and you have a power to protect finances man yan or mga mahal mo sa buhay, no? Andun yung lakas ng loob na kaya mong depensahan or protektahan sila. And maybe or dalawa na yung woman natin, no, maaaring you're dealing with a woman, maaaring ikaw ito, maaaring may mga, baka nga may gift or may isang pangaakit na opportunity man yan or pangaakit with temptation man yan, mga ganun, no. Maaaring may questioner or may something dito sa babae na to. Maaaring ikaw to. Tingnan natin. Anong energy ni Sagittarius? Sagittarius. Bakit po? Page siya. Page. Puro ano yun, no? Okay. Ang energy mo ngayon is parang meron kang curious, ay, pareho siya, oh. May sitwasyon daw na, ano, siguro magkakaroon ng new idea na gusto mo i-pursue, no, sa nakita ko dito. Yan, ang nakikita ko. Halimbawa, new beginning of project, mga ideas ng trabaho, ganyan. Basta kung ano mga ideas ito, meron ka daw ipo-pursue na isang bagay na creation, no, sa buhay mo. Magiging curious ka daw dito. Then, ang sinasabi rin dito na pag-aralan mo maigi at pag-isipan mo maigi. Maaring may pag-aaralan ka o pag-iisip ang maiging idea. Maaring ito is galing sa internet or maaring ito is galing sa ibang tao na i-create mo. No? So, nakita ko dito. Umaga may mga idea na creativity na i-follow mo o susundin mo yung nararamdaman. Pero ang sinasabi dito, kailangan mo daw ng clarity, no? Kailangan mo ng clarity dito sa sitwasyon na 'to. Maring kung may magkakaroon man ng isang idea o creation sa buhay mo, sa nakita ko dito. Sa nakita ko pag-iisipan mo siya, maaring maghihintay ka ng sign kung para sa iyo 'yon o hindi. Kasi nakikita ko magiging on and off ang action mo. 'Yan. Maaring kung nasaan ka man ngayon, siguro may mga dissatisfaction ako nakikita sa iyo. Kumbaga, may opportunity na parating sa iyo talaga dito. Tingnan natin. Dapat mong i-post. Ano ba yan, anak? Ano po ba yan? Ano po ba yan? Eh, hindi naman makakaano si mami niyan, anak. Ano po ba iyan? Anak, hindi tayo matatapos, anak. Baba muna, anak. Oh, okay. Ay, ano ba yun? Ano ba yun, anak? Okay. Ibig sabihin, meron kang idea na gagawin at ibibigyan mo ng effort. Dito. Maari din na
More on idea to, poor idea to, poor idea. Siguro ipo-force mo to. Ipo-force mo siya. Kumbaga, nandito yung sitwasyon na either ipo-force mo siya at bibigyan mo siya ng effort kasi you will drive yung path mo. No, sa nakita ko to, ikaw magda-drive ng path mo dito, sa sitwasyon na to. Kumbaga, nandito yung pag-iisip mo sa future eh. Itong creation na to or itong idea na to na gusto mo i-force. Pero what it comes kasi dito sa nakikita ko dito, if you force it, there's a victory and may victory and success ako nakikita dito. Kumbaga may mga achievement, no? Na kailangan i-move forward. Pero yun nga, yung sinasabi rin dito sa unang bara natin, maaring it will test you then sa isang situation na maaring akitin ka in a good way that sabi ko sana in a good way that taray, no? In a good, kung ito natya Japanese kita, kung ito is makakabuti sa iyo at sa mga anak mo o sa pamilya mo o sa sarili mo, i-force mo. 'Di ba? Pagtiyagaan mo na ibigyan ng effort para sa victory and success. Kung naiisip mo na pag-aralan mo maigi yung bagay na ano na sitwasyon na to na gusto mong i-pursue. Kumbaga magkaroon ka ng advantage, disadvantage or kung ano yung mga magiging after 1 year, after, kung ano man yan, no? O yung situation mo ngayon, pag-isipan mo. As in, pag-isipan mo muna siyang maigi bago mo siya i-forso, ha? Pag-aralan mo muna ng maigi para wala kang miss. Tingnan natin. Anong paparating? Diba dito may problema sa money? Money, trabaho, family. Para saan? Para saan si ano? Tamo ko, tatlo na yung page mo. Wala, nasaan na yun? Okay. Paparating sa'yo is kahit na hindi ka masaya sa sitwasyon mo na meron ka sa ngayon, pagtsasagaan mo ngayon. You will stay. No? Ang nakikita ko dito. Kumagahan din yung sitwasyon na itatry, hindi ka pa agad makapag-decision. May isang sitwasyon na maaring din na hindi ka magiging masaya, pero pipilitin mo magpakasaya. Or pipilitin mo maging okay. No? Magiging patient ka rin. Yan, magiging patient ka sa mga bagay-bagay. Sa mga priorities. May mga priorities ka daw muna na dapat gawin at mga tasks na dapat gawin na dapat i-evaluate. At kumbaga, there's a choices kasi. I-evaluate mo daw yun. May mga situation na dapat mo i-controlin at balansihin. No? For a while, maging patient ka lang din daw. No? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, hindi mo kailangan kumbaga, magiging stagnant ka actually. Stagnant. May mga decision making na hindi mo madidesisyonan. Halimbawa, gusto ko mag-iba ng trabaho. Ganyan. O gagawa ka ng project. Pero hindi mo agad siya madidesisyonan. Sa nakita ko. Ang sinasabi rito, kailangan mo talagang alamin mismo yung layunin mo at saka yung kung bakit. Kumbaga, may mga dapat ka munang unahin bago mo gawin yung mga bagay na yun. Yun ang sinasabi. Kailangan mo muna magkaroon ng strategy, mga bagong plano, maging matalino, mga perspective, yan. Kailangan mo munang ma-sacrifice. Kung okay na at may kaya mo i-sacrifice yung bagay, gawin mo. Yan ang nakita ko dito. Tsaka, paparating sa'yo may mga sitwasyon nga na maghihintay ka ng mga answer, enlightenment, revelation, hindi ka magiging masaya sa mga bagay-bagay na meron ka. Sa iyo, may mga ia-avoid ka raw, no? May mga iiwasan ka. May mga sitwasyon na, yun nga, you fake your happiness.
Ganyan. Na minsan kahit hindi ka masaya, siguro pag nakita mo yung kasamahan mo, hindi ka masaya, pero you will smile. Mag-i-smile ka. Pero pag nawala na, buwisit to. Basta may mga ganun daw, no? Yan. Mag-ipon daw kayo ng pera, ha? Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. Anong dapat iwasan na Sagittarius? Bakit? Oh my God. Okay. Sagittarius, alam mo, nakita ko sa'yo dito, may mga mangyayari sa'yo, delay. Mapapagod ka raw, may mga sitwasyon na matatakot ka sa desisyon, hindi ka makapag-desisyon. May mga sitwasyon na paulit-ulit na mangyayari. No, may mga sitwasyon na gusto mong hustisyahan at gusto mong itama o i-aksyonan, pero paulit-ulit itong mangyayari. Siguro this is the time na iwasan mo yung tumalikod at magbulag-bulagan at hindi magsalita. Yan, nakita ko. Kailangan mong itama yung mali. Kailangan mong magdesisyon dito sa sitwasyon na to. Face your fear. Kailangan mo din na hanapin yung successful ng buhay mo, yung happiness, at makakapagbigay sa'yo ng fulfillment. Minsan tanongin mo yung sarili mo, okay pa ba ako sa meron ako ngayon? Masaya ba ako? Pag-isipan mo din, no? Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, nagkakaroon ng pagkagambala para maging maganda yung wheel of fortune mo o tuloy-tuloy na blessing na dumating sa'yo. Nagkakaroon ng sagabal. Handa yung pag-urong, urong-sulong. Kaya nagkakaroon ng delay-delay. You break the cycle. And also, there's a bad luck akong nakikita sa iyo. Yun. Siguro, sa iba sa inyo, bad luck kasi kung kayo is magta-travel, siguro hindi ko nakikita na magiging okay yung travel. Maari ma-cancel or ma-delay siya. Or may mga sitwasyon na pagod ka na pero papapagod ka ulit, magpapagod ka ulit, mapapagod ka ulit. Ganyan. Tingnan natin. Basta paulit-ulit siya. May nakita akong papers, document, something. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin sa inyo nun. No? Hindi ko alam kung sa sasakyan yun o sa negosyo, sa papers, pa something ganun. O travel man siya. No? Sa nakita ko. Tingnan natin ang love. When it comes to love. Tingnan natin to. Kamusta ang love? Ni Sagittarius. It's time to decide, ah. Para hindi pa ulit-ulit yung destination. Bakit po? Ay, tente, no? Okay, when it comes to a love, ibig sabihin, nagkaroon ng rejection, no? Sa iba dito, nagkaroon, hindi kayo masaya, nasaan kayo? Andito yung sitwasyon na nagkakaroon ng dissatisfaction sa isang relationship, sa relationship saka sa trabaho. Iba dito, dalawang family, no? May sitwasyon dito na nakikita ko na may lungkot. May lungkot na magaganap. Either, tandaan nyo, love is all around. Family, asawa, kapatid, anak, something ganyan. Andito rin yung, there's a new beginning, no? Nagkakaroon ng dissatisfaction sa pagsisimulang muli eh, sa nakita ko dito. Kasi you're stuck, no? May mga sitwasyon na may stuck ka, either sa trabaho mo, o sa family mo, o sa relationship mo. May sinasabi rin dito na magkakaroon ng mga hindi kalungkutan. Magkakaroon ng hindi pagkakasundo din ng pamilya. Mga dissatisfaction, may mga wish ka na hindi matutupad o hindi niya matutupad sa'yo. Mayroong dreams na magsashattered. Maaaring magkakaroon ng pagtatalo sa isang loob ng tahanan. Maaaring may mga magkakaroon ng problema
sa inyong relationship, no? Either sa magkaroon kayo ng problema sa pera, pagkakagastusan, ganyan, sa nakikita ko dito. May hindi ko lang alam kung may nagpapagamot, no? Siguro may nagpapagamot or may confine or mapaparalyze ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. May sadness kasi ako nakikita dito eh, sa relationship niyo. May naiinis at may nayayamot. Maari ikaw, naiinis ka na at nayayamot ka sa relasyon mo, sa family mo, or sa trabaho mo, sa mga kasama mo, sa trabaho. Mga ganyan, nakikita ko. O sa family ng, sa biyanan mo, maaring ganun. No, maaring naiinis ka doon at hindi ka nagkakasundo. Mga ganun. Parang nandito sa sitwasyon na po-frustrate ka dito. No, nandito yung sitwasyon na either sa relationship o sa biyanan o sa trabaho. Ah. Napo-frustrate ka dito na parang naisip mo na, ay nakawala ng pag-asa na magiging okay ang lahat. Pero andun pa rin yung I want a new beginning. Andun pa rin yung sitwasyon. May mga sitwasyon na na-stuck at natatrap ka. Ganyan. Yun. Tingnan natin ang iyong advice. Anong advice niyo po kay Sagittarius? Advice kay Sagittarius. Ano pong advice kay Sagittarius? Please show me. May magbibigay sa inyo ng gift or may papasok na pera sa inyo. Hala? Tignan mo yun. Ano dun? Alam mo, may mga depression, anxiety, pag-aalala ko nakikita sa iyo. Okay, ang sinasabi dito, advice sa iyo is, matatapos na daw yung mga problema mo sa pera, struggle, problem niya. Yeah. May mga sitwasyon. Magiging mabagal nga lang, pero makaka-move on ka. And sinasabi nito na you need to accept din yung mga sitwasyon. So, may mga sitwasyon na kailangan mo ng peace, you need to accept and move on. May mga sitwasyon na you need to heal and recovery. Magiging mabagal nga ito, pero magkakaroon ng mga solutions in life. No, sa nakikita ko. Trust din your intuition mo. And ang nakikita ko dito, kasi we have the 10-10 din, kumbaga, handun yung katapusan. Maging mabagal man ito, pero handun yung katapusan. Ibig sabihin, kaya siya nagiging mabagal. May mga sitwasyon siguro sa iba sa inyo na hindi nyo pa totally kayang i-accept. Kaya nagiging mabagal. Kaya ang nangyari sa'yo, ang bagal ng will of fortune mo, kaya nangyari sa'yo, paulit-ulit yung dito sa barahan natin, paulit-ulit yung nangyari sa'yo. Kasi, hindi bukas sa loob sa'yo acceptance. Ganyan. Kaya, kumbaga, hindi pa totally heal ang meron sa'yo. Ganyan na kanyang ito. You need to accept. Acceptance siguro ang pinaka-the best. No? And, para makita mo yung peace of mind, tsaka self-forgiveness and forgiveness ang nakikita ko dito. Yun. Arigato namaste, Godness.